Walang pinipili ang pagmamahal. Mapamahirap man o may kaya sa buhay, ang mahalaga ay tunay at tapat ang inyong pagmamahalan. Ngunit paano kung sa tagal ng inyong relasyon ay may isa sa inyo ang susuko at pinagpalit ka sa iba? Matanggap mo kaya ito o magiganti ka? Tunghayan natin ang kwento na Jennifer Mondragon. Nagmahal, binigay ang lahat, ngunit sinaktan pa rin ito. Ngayon ang pinaka-memorable na araw sa aking buhay dahil sa anniversary namin ng aking mahal na si Jordan Samonte. Kaya naman, balak ko siyang supersahin sa kanyang bahay. Ngunit ito ang aking nadatnan. Nakita kong nakabukas ang pintuan niya. Kaya naman, hindi ako nagdalawang isip na pumasok. Maybe, he's preparing for surprising me too. Mula sa sala ay hindi ko siya nakita. Then I decided to go his room. Mga walang hiya kayo? How dare you? Ito ba ang sorpresa mo sa akin, Jordan? Sa lahat ng ginawa ko sa'yo? Galit na galit ako sa kanya dahil may kasama siyang ibang babae sa kwarto. Oh, babe, pasensya ka na. Pero gusto kong malaman mo na hindi na kita mahal. May iba na akong mahal. Sorry. How dare you, Jordan? How dare you? Sorry, Jennifer. Pero ito yung totoo. Sorry yung mukha mo. Magsama kayo ng babae mo. Ayan, happy anniversary and I'm breaking up with you. Pato ko sa kanya na regalo ko at tumalikod na ako. Wait, Jennifer. Habol pa niya. Babe, just don't mind her. Nandito naman ako, di ba? Magka-baby na tayo. Sagot naman ang babae sa kanya. So, matagal na pala kayo, ano? Matagal niyo pala ako niluloko. And, buntis pala ang babae mo. Well, magsama kayo. Sana, maligaya kayo. Kaya naman, pumunta ako sa dating tambayan ko, ang bar. Give me hard drink please. Bungad ko sa bartender. Yes ma'am. At nilapag niya sa harapan ko iyon. Yung mas hard pa dito ha. Sabay lago ko nito. Kaya naman, binigyan niya ako ulit. Nakalimang baso pa lamang ako at mukhang nahilo na ako. I felt someone who sits beside me. Woo! What a gorgeous lady, but you drink hard alcohol? Sagot niya. E ano ngayon? Wala kang pakialam. Kaya naman, tinignan niya ito. Ilong-ilo ako pero alam kong gwapo siya. Wala kang pakialam dahil hindi mo alam ang problema ko. Well, miss, mas maganda mag-open ng problema sa hindi mo kakilala. Sagot niya dito. So, alam nyo, kayong mga lalaki, ang galing mag-aasa. Pagkatapos nyo kaming pagsuwaan, ano? Maghanap ko ng iba? At laruan lang kami sa tingin nyo? Ulalas ko dito. Kaya naman, tumawa lamang siya. Sorry lady ha, you're wrong. If you want, I prove you na hindi ako tulad nila. Sagot niya sa akin. Sabay lago ko naman ng alak. Sorry, I don't know who you are. Pero you're right. Hindi naman ako pangit eh. Pero bakit pinagpalit niya ako sa ibang babae? Alam mo bang anniversary namin ngayon? I want to surprise him pero at the end, ako ang nagulat. Alam mo, it's killing me inside. I give everything to him. Pero anong ginawa niya sa akin? Ito pa ang sinukli niya sa akin? Alam mo miss, huwag kang umiyak. Maraming lalaki dyan na totoong magmamahal sa'yo. Malay mo. Basta tabi mo lamang. Alam mo miss, hindi bagay sa'yo masyado kang maganda para umiyak. Sad niya sa akin. Siya nga pala. Ano bang pangalan mo? Gusto ko lang malaman kung okay lang sa'yo. Ako nga pala si Jennifer Mondragon. Ikaw. Ako nga pala si Kenneth Salvacion. Sagot niya sa akin. Ganun ba? Nice meeting you ma'am. Naginuman kaming dalawa hanggang sa nalasing kami at umiyak ako sa harapan niya. Alam mo ba na mahal ko ang boyfriend ko? I love him so much. Pero niloko niya ako. Huwag na huwag siyang mapapakita sa akin. Miss, calm down. Ayos lang yan. Kung gusto mo, akong papalit sa kanya. Kaya naman, natawa na lamang ako. Ayoko nga, dahil iiwan mo rin ako. Kasi nga kayong mga lalaki ay paasa lamang at iiwan kami sa ere. Well, total naman, galing din tayo sa ganyan. Alam mo ba na I feel something heartache din? Kasi nag-propose ako sa girlfriend ko pero ang ginawa niya, mas pinili niya ang career niya sa akin. So, kung gusto mo, ngayon din,
pakasalan kita para naman masiguradong hindi kita iwan. Kaya naman, inila niya ang kamay ko palabas ng bar. Just go with me. Ngayon din, magpakasal tayo. Sagot niya at sumakay kami sa sakyan. Maya-maya pa ay tumigil na siya at inilalayan akong bumaba. Where are we? Tanong ko sa kanya. Hindi bang sabi ko sa iyo na magpakasal tayo? Pumasok kami sa loob at doon may isang lalaking kinausap niya. Inantok ako noon talaga dahil sobrang lasing na ako. Hanggang sa lumapit sila sa akin at pinagpirma niya kami ng pirasong papel. That's it. You're my wife now. And starting tomorrow, you will wake up right beside me. Nagising ako sa sinag ng araw mula sa bintana. Sa pagkakaalam ko, makapal ang pinalagay kong kurtina sa kwarto ko dahil ayoko ng ganito. Maya-maya pa ay napatingin ako sa kesami na hindi ako familiar. Biglang nagsink sa akin ang utak ko na hindi pala ito ang kwarto ko. May nakapa din ako sa tabi ko. Bigla akong napatingin sa kanya at lalaki iyon. Sino ka? Who are you? Good morning, wifey. Sino ka? Anong ginagawa mo sa akin? Hindi mo alam? I'm your husband. What are you talking about? Napatigil ako sa pagsalita nang bigla akong napatingin sa daliri niya at sa daliri ko. Alam mo, you're my wife now. We're too drunk last night. Pero, eto, umarma ka ng kontrata natin at asawa na kita. No, how can I explain this to my family? Well, I'll go with you. Let's explain to them. Bakit mo ito ginawa sa akin? Malay mo, killer ako. Mamatay tao, magnanakaw, masamang tao. Oh, that's funny. Of course, hindi ka mukhang killer. Sa gandang mo yan. Diba? You know what? Let's just accidentally marriage. Just pretend my wife and I'll do my best para sa'yo. O siya nga pala, Han. Bumaba ka na lamang ha after 15 minutes dahil magluluto pa ako ng breakfast natin. Hindi pa rin ako makapaniwala na kasal na talaga ako. Umikot ako sa loob ng kanyang kwarto. Nakita ko ang mga litrato. Isa pala siyang doktor. Hindi halata sa kanyang pagmumukha. Nakita kong malinis at maayos ang kanyang kwarto, lalo na ang design nito. Nang natapos na ako sa paglibot, naisip kong bumaba dahil kumakalam na rin ang aking sikmura. Nagulat na lamang ako dahil siya pala mismo ang nagluluto. Hello, kumusta? Maupo ka na rito at kakain na tayo. Siya nga pala, may gamot din dito para sa sakit ng ulo mo. Wala ka mga tulong dito sa bahay mo? Meron naman. Kaso nga lang ay umuwi sila sa probinsya nila. Pero ayos lang naman sa akin yun dahil ito paano ay marunong naman akong luto dito eh. Anyway, I'm Dr. Kenneth Salvacion. Ako nga pala si Jennifer Mondragon, the CEO of The Rising Company. Wow, that's great! Maya-maya pa, bilang nag-ring ang phone ko. Si Cassie pala ang tumawag, ang aking nakabatang kapatid. Marahil ay nag-alala sila sa akin. Oh, bakit ayaw masagutin ng tawag? Pero, saka na yun, tara. Kumain muna tayo. At saka, sasamahan kita mamaya sa pag-uwi ng bahay nyo. Pero Kenneth, ano ka ba? Walang pero-pero. Kumain ka na dyan at maligo lang muna ako ha, okay? Umalis na ito para maligo at iniwan akong mag-isang kumain. Ilang saglit pa, may tumawag ulit sa phone ko. Laking gulat ko naman, itong si Jordan ang tumawag. Jennifer, nasaan ka na? Kahit pilit ko mang kalimutan ang lahat pero ang totoo ay niloko niya ako. Jordan, it's none of your business. Kasi kasuhin mong babae mo. Ano ka ba? Tumawag lang ako sa iyo dahil nag-alala ang parents mo sa iyo. Alam ko namang ako ang dahilan, di ba, kung bakit ka nagkaganyan? Mabuti at alam mo, pero simula ngayon, simula sa araw na ito, ibabaon na kita sa limot. And for your information, I'm already married. Kaya simula ngayon, lumayo ka na sa pamilya ko. Maliwanag ba? Maya-maya pa, bumaba na rin si Kenneth. Hindi makakailan na gwapo talaga ang lalaking ito. O ano nangyari sa'yo? Mukhang hindi yata magandang mood mo ngayon ah. Hindi mo ba nagustuhan ng luto ko? Well, honestly, it's delicious naman. Ganun ba? O siya nga pala, may nabila akong dress dito para sa'yo. Isuot mo to ha? Nako Dok, maraming salamat. Nagtungo na kami sa bahay. Ngunit kinakabahan ako kung ano ang sasabihin sa akin ni Mommy at Daddy na kasal na ako. Pero hindi kay Jordan.
Sigurado ka ba sa gagawin mo ito? Pwede ka pang matras habang may oras pa. Siyempre naman, gusto ko makita ang mga magulang mo. And remember, I'm your husband and you're my wife. So ano hospital ka ba natatrabaho? Ang totoo, my parents are both doctor and we work in our city medical hospital. Alam mo bang, hindi ka natang doktor. You look like a simple guy. Natawa na lamang siya, sinabi ko. Maya-maya pa muling may tumawag sa akin sa phone and it's ma'am. Jennifer, asan ka na? Ma'am, sanatsa ka na pero may pinuntahan lang ako. Pero mamaya uwi na rin kami. Anong kami? Sinong kami? Ma'am, I'm with someone. Sige ma'am, bye. Jennifer, ang sama mo naman si mami mo. Bakit mo siya binabaan na ganang phone? Kenneth, it's okay. Ilang minuto ang nakalipas, nasa bahay na kami. Magandang hali po ma'am, sir. Pati naman sa amin ng mga katulong. Ayaya, nasaan si mama at dad? Nasa sala po ngayon ma'am. Inintay po kayo. Nasa sala na kami. Bumati naman siya sa mga magulang ko at mukhang nabigla sila sa nakita. Jennifer, is this real? Ma'am, dad, just relax. I will tell you everything. Umupo muna sila pero nakatayo pa rin itong si Kenneth. Good morning sir, good morning ma'am. Ako nga pala si Dr. Kenneth Salvacion, your daughter's husband. Bigla na lamang silang napatahimik nang marig nila ang salitang doktor. Anak, kasal ka na pala. Hindi mo naman kami na-inform dito. Ma'am, sorry. Alam niyo naman na pinagpalta ko na Georgian sa ibang babae. Pero itong si Kenneth, ang lalaking matagal ko ng gusto. Bago pa man kami nakilala ni Jordan. And he asked me for a marriage. And I grab it. Jennifer, do you love him? Siyempre naman ma'am. Mahal namin sa isa. Sabay hawak ni Kenneth sa aking kamay. Opo tito, mahal ko po ang anak ninyo. Kung ganun, saan kayo unang nagkita ng anak ko? We've met po ng hospital dahil masama raw po ang kanyang pakiramdam noon. But we discover na dysmenorrhea lamang po iyon. I'm sorry ma'am, dad, for not telling this. Alam nyo kasi anak, nagulat lang kasi kami. Hindi nyo naman kasi kami inibitahan sa kasal nyo. Mukhang nagmadali yata kayo ha. Pasensya na po kayo tito, tita. Alis kasi ang mga magulang ko sa ibang bansa. Kaya naman bago sila pumunta doon eh, naganap na kasal namin. Sabay palusot naman itong si Kenneth. Mabuti at marunong itong gumawa ng kwento. Ganun ba ay ho? So, hindi na ba kayo kakasal ulit? Sorry dad, medyo busy na kami sa trabaho. Kailangan niya na mag-focus sa hospital at ako naman sa company natin. Namas ko na rin kasi yung posisyon ko sa trabaho natin. Anyway, ano bang plano nyo? May bahay na ba kayo? Yes sir, pero for the meantime po ay sa kondo muna kami titira para naman mas malapit sa trabaho namin. Iho, just call us mom and dad dahil parte ka ng pamilya namin. Pagkatapos namin kumain ay nagkwentuhan muna sila mom at dad at Kenneth. Samantalang lumapit naman sa akin itong si Cassie, ang nakabata kong kapatid. Ate, totoo ba to? Na may gwapo pa? Ay Jordan? At talagang ayun na? Nandito pa rin kami sa sala hanggang ngayon, hindi pa rin sila makapaniwala na kasal na ako. Alam mo ate, nakita ko si Kuya Jordan na already proposed to his girl. Nakita ko lamang sa kanyang social media account. Pwede ba kasi enough? Just go to your room. Dahil napasok ko pa bukas. Tila, babasak na ang uluha sa aking mga mata sa balitang iyon. Gusto kong sumigaw dahil sa mabigat na ang aking pakiramdam. Kaya makit na rin ako sa kwarto habang nag-usap sina Kenneth at dad. Nakahiga ako sa may kama at biglang may bumukas sa pinto at si Kenneth iyon. Ano nangyari sa iyo, Jennifer? Bakit ka umiiyak? Wala to. Huwag mo na lang pasinin. Siguro affected ka pa sa ex-boyfriend mo, ano? Siyempre. Minahal ko siya na totoo pero at the end, niloko pala niya ako. Alam mo Jennifer, nakikita ko naman talaga na mahal mo lalaking iyon. Pero di niya deserve ang pagmamahal mo. Can find a better man na magmamahal sa'yo. O siya nga pala, matulog na tayo. Seryoso ka ba na magkatabi tayo matutulog sa isang kama? Siyempre naman, mag-asawan tayo, di ba? Mr. Kenneth, remember,
we're not real couple. It just accidentally married between both of us because we're drunk. Gusto ko mag-usapan natin ang agreement natin. I'll be pretending as your wife and you'll pretending as my husband. Sarapan ng mga magulang natin at sa ex-boyfriend ko. Ano ba itong ginagawa ko? I'm starting to pretend. O siya nga pala, bukas, we will meet my lola at kailangan mo mapanggap ha at ipakita mo yung abilidad mo sa papapanggap. Sigurado ka ba sa lola mo talaga? Oo naman, pero huwag kang malala dahil tiyak kong magustuhan ka niya. Kenneth, makinig ka. Let me tell you the agreement. Una, bawal mo akong hawakan. Pangalawa, bawal mahulog ang damdamin natin sa isa't isa. Gawin mo ang gusto mo. Hindi kita pipigilan. Pwede tayo magtabi matulog pero may harang. We can friends. And this is it. Natulog nga kami sa isang kama pero para kaming North at South Korea. Sige, good night na my wife Jennifer. Dream of me. Sabi halik nito sa noo ko. Naunang natulog itong si Kenneth habang ako naman ay hindi makatulog. Mamo ang kanyang mukha, inosente. Hindi ko may kakaila na gwapo din itong si Kenneth. Mas gwapo pa kay Jordan. May malungkot sa aking puso ngunit kailangan ko nang mag-move on sa kanya. Sa gitna ng aking pag-iisip ay tuloy na akong dinalaw ng antok at tuloy na akong nakatulog. Samantalang, inaumagahan, pagising naman itong si Kenneth. May napansin siyang pumupulupot sa kanya. Pagmulat ng kanyang mata, nakita niyang si Jennifer ang nakayakap sa kanya. Hindi maiwasang mapangiti ang binata sa kanyang nasaksihan habang pinagmasdan ang mapulang labi ng dalaga na tila isang perpektong mukha. Ngunit sa loob-loob nito ang pusong sawi sa pag-ibig. Bigla na lamang itong gumalaw at iminimulat ang kanyang mata. Kenneth, anong ginagawa mo? Wait Jennifer. Ikaw nga itong yumakap sa akin eh. Tapos ngayon, sasabihin mong anong ginagawa ko? Ang totoo, gigisingan na sana kita. Dahil umihilig ka, pero bigla ka na lamang nagising. Ganun ba? Masayang siya ka na ha? Ayos lang yun Jennifer. Pero alam mo, ikaw yung magandang babae na humihilig. Ang totoo noon, hindi naman talaga siya humihilig. Palusot na lamang niya yun para naman hindi ito magalit sa kanya. Maya-maya pa, biglang bumukas ang pinto. Ate? Kuya? Bakit niyo naman sinarado ang pinto? Kasi, ano ka ba? Hindi ka ba marunong kumatok ng pinto? Eh ate, akala ko kasi nakalaki pero pagpihit ko bukas pala. Sorry po. Tsaka pala pinapasabi ni mami na nakain na daw. O sige na kasi, mauna ka na at susunod na kami ng ate mo. Nasa hapagkainan na kami, kasalukuyang kumakain. Ma'am, Dad, alis pala kami ni Jennifer. Dadalawa naman ang lola ko. Gusto niya kasi makita ang asawa ko eh. Ganun ba iho? Kailangan niyo ba ng driver? Papatid ko kayo. Naku Dad, maraming salamat pero ako na lang maneho. Matapos kumain ay kanya-kanya nang nagsialisan ang mga ito. Patungong opisina ang mami at daddy ni Jennifer samantalang ang kapatid naman nito sa eskwelahan. Kaya naman sa oras na iyon, dalawa na lamang silang naiwan sa bahay. Kenneth, kinakabahan ako. Ano ka ba? Huwag kang matakot dahil panigurado magustuhan ka ni Lola. Mahigit isang oras ang kanilang biyahe. Makarating lamang sa mansyon ng Lola ni Kenneth. Lola, magandang umaga po. Aba, iho, mabuti naman narito ka na. Ito nga pala si Jennifer, ang asawa ko. Oo, ay ganda ng babae yan ah. O siya nga pala, pumasok muna kayo sa loob ha para pagpahinga naman kayo. Ah Lola, kumusta ka naman dito? Medyo matagal na rin tayong hindi nakita. Simula noong manaw si Lolo. Mabuti naman iho. Kaya nga gusto ko makita kita ngayon eh. Lalo na at may asawa ka na pala. Siya nga pala iho. Ayos lang ba sa inyo na dumito muna kayo? Dahil sa makalawa kasi ay alis na ako sa ibang bansa. Para naman makasama ko kayo kahit sa kaunting panahon lang. Yes Lola, walang problema sa akin. Hindi ba hana Jennifer? Bigla na lamang itong umismid ng bahagya. Opo Lola. Dito muna kami ni Kenneth. Wow! Dahil dyan na po, malapit mo na makuha ang inasahan mo. Naku Lola, maraming salamat po. May pangako kasi ang kanyang Lola na bibigay sa kanya ang pangarap nitong yate.
kapag ipinakilala nito sa kanya ang babaeng kanyang magiging asawa. Kaya naman, madali lamang para kay Kenneth na magpanggap ang dalawa bilang mag-asawa para makuha nito ang regalo mula sa kanyang lola. So, Iha, pelat home ha? Huwag kang mag-alala dahil bahagi ka ng pamilya namin. Thank you po, Lola ha. Kala ko kasi ay hindi niyo ako magugustuhan eh. Ano ka ba, Iha? Iha, masasabi kong magaling pumili itong apo ko. So, kailan niyo ba ako ibigyan ng apo? Ho? Napaupo na lamang itong si Kenneth. Lola, malapit na po. Pero sa ngayon ay may plano pa kasi kami. And don't worry, Lola ha. Makarating tayo dyan. Basta po ha, asahan ko yan. Ilang minutong nakalipas, may tumawag sa phone nitong si Kenneth. Ang kaibigan nitong abogado. O pare, napatawag ka. Kenneth, kumusta ka? Nako pare, ayos lang naman ako. O bakit ka napatawag? Ay nako, pupunta muna kasi ako sa States. At baka sakaling hanapin mo ako, wala ako dito sa Pinas. Just in case na mag-file ka ng annulment. Pare, sa ngayon ay hindi ko pa kailangan yan. Dahil di pa binigyan ni Lola ang pangarap ko. O siya, sige ha. Tawagan mo lamang ako pag kailangan mo na. O sige pare, salamat ha. Masahan ka talaga. Naku, walang problema yan, Doc. Nasa kwarto na kami ni Jennifer habang nasa kabilang kwarto naman itong si Lola. So, anong plano mo ngayon, Kenneth? Honest na, Jennifer. We both know na ginagawa lang natin to, hindi ba? Unang-una, para makalimutan mo yung dati mo. And the same time, gusto ko rin makuha yung promise ni Lola sa akin. Ikaw, ano bang gusto mo, Jennifer? What if? Ituloy natin to. Total naman, we're both single, hindi ba? Pero sabihin ko sa'yo, Jennifer, na I have a girlfriend. Pero mas pinili niya ang kanyang career at ayaw niya ng commitment. E paano kapag bumalik siya at tumingi siya ng ikalawang pagkakataon? Anong gagawin mo? Hindi ko pa alam, Jennifer. But for now, gusto ko muna makuha ang promise ni Lola sa akin. So paano? Tara, tutulog na tayo. Sige na, mauna ka na, Jennifer ha. Punta na ako sa CR. Pumasok na ako sa banyo para maligo bago matulog. Ngunit pagkalabas ko, nakita ko si Jennifer na nakahiga sa kama. Samantalang may nakahanda namang sapin sa sahig. Sabi tayo matulog. Ano? Naginip ka ba, Kenneth? Doon ka sa baba at ako dito. Ano ka ba? Nasa kabilang sila si Lola. Baka naman mahalata tayo. Nakalimutan mo bang ilang gabi tayo natutulog? Tapos ngayon, sabihin mong doon ako sa sahig matutulog? Ano ka ba? Ang sabi ko, sa sahig ka matulog, maliwanag ba? Oo, sige na. Maganda ka sana pero ubo naman ang sungit. May sinasabi ka ba dyan? Wala, ang sabi ko matulog na tayo. Alam mo, Jennifer. Ano? Maganda ka sana pero ang sungit mo naman. Mas mabuti pa siguro na lasing ka para man laging mabait sa akin. Pag-asar pa nito. Ano ka ba? Joke lang yun, Jennifer. O sige na nga. Doon ako sa sahig matutulog, baka ano pang mangyari sa akin dito. Hindi ko maisip na narito ako ngayon kasama ang babaeng nagbabago sa pag-ugali ko. Nagising na lamang akong tila may nakadagan sa aking dibdib. Nakita kong mahimbing na natutulog itong si Jennifer. Akala ko nasa kama siya. Marahan kong hinaplos ang kanyang mahabang buhok at naramdaman kong gumagalaw siya. Naramdaman ko rin hinaplos niya ang buhok ko. Kaya naman, nakaramdam tuloy ako ng kuryenteng dumadaloy sa aking katawan. Good morning, Kenneth. Sad niya sa akin pero nagtulog-tulogan na lamang ako. Bakit nang gwapo mo? Hindi ko tuloy mapigilan na tumingin sa'yo habang pinamas na ng mga mata mo. Naramdaman kong hinawakan niya ang labi ko. Kaya naman, bigla kong ginalaw ang katawan ko na parang bagong gising lamang. Good morning, wife. Good morning, your face. Ha? Huh? Ano nangyari sa'yo? May nagawa ba akong mali sa'yo? Tumayo na lamang ako para bumaba at iniwan ko na lamang si Jennifer sa my room. Habang nasa sala ako, nakita ko naman si Lola na uminom ng tea. Good morning, Lola. O, iho. Kumusta naman tulog niyong dalawa? Ayos na naman, Lola. Mabuti naman kung ganun, iho. Samantalang,
Nasa kwarto pa itong si Jennifer. Habang tumatagal, tila nagkakaroon na siya ng kakaibang pakiramdam sa lalaking kasama niya ngayon. Samantalang ngayon din ang araw kung saan aalis ang kanyang lola patungong ibang bansa. Kenneth, alagaan mo si Jennifer ha? At yung magiging apo ko. Opo naman lola, masahan niyo ako. O siya nga pala, sa mga susunod na mga panahon, ayun naman ang pumunta roon. Ah lola, sikapin po namin. Kenneth, halika nga dito. Bago ako umalis, may sabihin ako sa'yo. Ito nga pala, tanggapin mo. Lola? Totoo ba ito? Yes, apo. Ibibigay ko na sa'yo ang matagal mo nang pinapangarap. Yes, lola. Maraming salamat. Hindi ito inasahan ni Kenneth na ibibigay sa kanya ang yate na gustong-gusto nito. Dahil sa nakuha ni Kenneth ang kanyang pangarap na iyon, ito na kaya ang panahon para tawagan niya si Jefferson para sa kanilang annulment. Hanggang dito na lang kaya ang kanilang kasunduan na Jennifer na pagpapanggap. Tuluyan na ngang binigay kay Kenneth ang matagal na nitong pangarap na yate bago pa man nagtungo sa ibang bansa ang kanyang lola. Samantalang pabalik naman sa kondo ang dalawa at doon muna sila tumira dahil papasok na ito sa ospital. Pagdating sa kondo, ilang oras pa lamang nakalipas, may tumawag sa phone ng doktor dahil may emergency at siya ang kailangan sa mga oras na iyon. Kaya naman nagpaalam na ito kay Jennifer at babalik din ito matapos ng operasyon. Sige Kenneth, ayos lang sa akin. Baka nga susunod na araw din ay papasok na ako sa opisina. Maya-maya pa ay bigla na lamang akong hinalikan ni Kenneth at lumabas na ito sa kondo. Hindi ko alam kung ano itong naramdaman ko. Hindi ako nagkakamali, parang nahulog na ako yata sa kanya. Dito maaari. Anytime, iwan niya ako. I hate myself falling in love with him. Siguro, magpapanggap na lamang akong ayos ang lahat. Pagkatapos kong naligo, ay humiga muna ako sa kama at tuloy na akong nakatulog. Samantalang, natapos naman ang naging operasyon nitong si Doc Kenneth sa kanyang pasyente. At lumabas muna ito sa operation room habang nasa labas ay nakasalubong niya ang magulang ng pasyente. Doc, kumusta naman po ang anak ko? Naku, Mrs. Mabuti at matapang anak nyo. Kaya naging successful ang operasyon. Maraming salamat po, Doc, ha? Alam mo, it's our job to protect and save people's life. Talagang salamat, Doc, sa iyong kabutihan sa amin. Maya-maya pa ay tumawag muna ito kay Jennifer at mahuli itong umuwi sa bahay. Ganun ba? Sige, Kenneth. Ayos lang sa akin yun basta. Mag-ingat ka, ha? Okay? Hindi ko alam kung basta parang concern na lamang ako kay Kenneth. Samantalang, isa lamang naman itong pangpapanggap. Matapos kong kumain ng hapunan, hinintay ko si Kenneth na umuwi na. Pero ilang oras pa lamang lumipas ay nakatulog na naman ako. Dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata. Umaga na pala at talagang nakatulog ako sa paghihintay sa kanya. Nakamiss pala sa pagmulat ng mata na makita si Kenneth pero ngayon ay wala siya. Ay nako, ano ba itong naramdaman ko? Kaya naman, bumangon na ako para magluto. Baka kasi maya-maya lamang ay uwi na ito. Nasa hagdan pa lamang ako, napansin ko nang may nagluluto sa kusina. At hindi nga ako nagkamali si Kenneth ayon. Good morning, Kenneth. Hi, mabuti naman at nagising ka na. Hindi na lang kita ginising kanina dahil masarap pa kasi ang tulog mo eh. And good news. Ano yun? Alam mo ba kahapon na si Lola, binigay sa akin yung gusto ko, yung pangarap ko na yate. And take what? Gusto ko samahan mo ako na magagala sa dagat. Ganun ba? O naman. O sige. Matapos naming kumain, hindi na nga siya nagsayang pa ng oras. Nagtungo na kami sa kanyang yate at para masubukan ito. Ang sarap sumakay at tila gumaan ang aking pakiramdam. Gusto kong ganito na lamang sana ang katahimikan sa buhay. Katulad ng alon sa dagat, tahimik. Ngunit kapag dumating ang isang malakas na unos, baka bigla na lamang itong mawala. Habang nakasakay kami sa yate, kinausap ko si Kenneth kung ano ba talaga ang status naming dalawa sa buhay. Kenneth, pwede ba tayo mag-usap? O bakit Jennifer? Hindi ka ba masaya ngayon? Okay, Kenneth. Masaya ako dahil
Ito ang unang beses ko na nakasakay sa yate. Pero I want to know the truth sa pagitan nating dalawa. Hanggang kailan ba ito? Anong ibig mong sabihin, Jennifer? Yung ganitong setup natin? Heto na. Nakuha mo na rin yung pangarap mo, hindi ba? So, what the next? Kenneth, gusto ko nang itigil natin to. Yung kaibangang ito. Jennifer, bakit naman? Kenneth, pakinig ka. I quit. Wala itong patutunguhan, hindi ba? At the same time, nakuha mo na lang gusto mo sa lola mo. Ano ba bang saysay ng ganito? Plus, Jennifer, huwag mo naman isipin yan ngayon. Ang mahalaga ay nag-enjoy tayo. Hindi na lamang napagsalita pa ang babae. Ilang oras ang nakalipas, nasa kondo na sila. Wala silang imikan sa isa't isa. Alam mo, Jennifer, simula noong una kita nakilala, aminin ko na sa'yo na gusto na kita. Pero, hinihintay ko lamang tamang pagkataon na ipagtapat sa'yo ito. Noon, ang habol ko lamang ay pagkoko yung gusto ko kay Lola. Pero habang tumatagal ay talagang gusto na kita. Sana bigyan mo ako ng panahon para patunayan ko sa'yo na totoo lahat ito. And do you remember kung anong sanabi ni Lola, hindi ba? She want a great grandson, di ba? Bigla na lamang natahimik itong si Jennifer sa naging tugon itong si Kenneth. Ano, Jennifer? Magsalita ka. Do you love me too? Kenneth, ganun din kasi yung naramdaman ko sa'yo eh. Mahal din kita. Yung mga problema ko noon, lalo na kay Jordan, parang sabi nating nawala na. Kasi ikaw na yung pumalit sa puso ko. Pero ayoko namang ako yung nanguna, diba? Kasi ako yung babae. Gusto kong lalaki nanguna. Ganun ba, Jennifer? Masaya ako sa sinabi mong yan. So, ang ibig sabihin nito ba is officially tayo na? Ha? Tayo na agad? Hindi ka pang nanligaw sa akin eh. Sorry ha. Excited lang ako sobra eh. Kinabukasan, hindi na pinatagal pa ni Kenneth ang lahat. Nanligaw na ito kay Jennifer at hindi naman siya binigo ng dalaga. Matapos na kanilang mahaba-habang relasyon, sa simbahan din ang kanilang naging tuloy. Nagpatuloy si Kenneth bilang doktor. Samantalang, CEO naman ng kanilang kumpanya itong si Jennifer. Gayunpaman, naging masaya ang kanilang mga magulang, lalo na ang lola ni Kenneth. Dahil sa wakas, nakatagpo na rin ito ng totoong magmahal sa kanya. Minsan sa buhay natin, masasabi natin siya na nga talaga ang the one para sa atin. Pero ang totoo, may mga bagay na dapat nating isaalang-alang. Naging masaya ang pagsama ng dalawa hanggang sa kanilang buhay. Hanggang dito na lamang mga kaibigan. Sana kahit papaano ay nagustuhan niyo ang ating kwento. Saan ka mang sulok ng mundo ngayon, ay lagi po kayong mag-iingat. Maraming maraming salamat and paalam.